nila yun mauubos. Mas gusto kasi nila yung flavor ng ano. Hi everyone! So welcome back guys dito sa aking YouTube channel na Janwi Dogs Caring Tips. Ako nga po pala si Jan at ito yung mga alaga kong aso. So meron na akong alagang Shih Tzu na hulaan nyo kung ilan na ba sila. So 1, 2, 3. So pitong Shih Tzu at saka yung Chihuahua nandun, tsaka isang Aspin yung alaga ko. Ito yung everyday pinapakain ko ng 2 times a day. Yes po, 2 times a day po sila pinapakain. Yung iba nagsasabi, once a day pwede na daw. Pero sa akin guys, sa pag-aalaga ko, much better for me is 2 times a day, umaga at saka gabi. Kaya nga, ang purpose natin, kaya tayo nagbibigay ng vitamins, ng supplement, para ganahan kumain, para mabigyan natin sila ng tamang nutrisyon sa katawan para kahit pa paano, hindi magkaroon ng sakit. Bella! So ngayong video guys, pag-uusapan natin, pwede bang pakainin ng kanin ng ating mga alagang aso? Papa-aspin man yan, mapa-chitsu man yan, may breed man yan. Yan ang pag-uusapan natin for today's video. At kung interesado ka sa video na to guys, so please stay and keep on watching! Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Iri pa. Push! Yes! Hi everyone! So ito nga pala yung nanay nila na si Rabia. And ito yung mga anak niya. Actually, 5 yung anak niya na may bumili na po ng isa. So binenta ko lang yung isa. And nilalabas ko sila sa kulungan kapag nandito ako sa bahay. Of course, kapag may magbabantay, pwede natin sila palaruin dito sa playpen. I-share ko rin sa inyo kung ano nga bang playpen yung pwede nyong gamitin para pang long term. Yung kahit hindi na kayo magpalit ng playpen hanggang sa lumaki yung mga alaga nyong aso. So I suggest guys, ang bilihin yung playpen kung lalaki yung dogs nyo, lalo na yung mga big type of dogs, I suggest na ganitong playpen yung bilihin nyo kaysa dun sa ina-assemble. Yung ina-assemble kasi guys, hindi naman sa inaano ko yung ano, pero di ba maging ano na tayo, maging practical guys, di ba? Kasi yung ganitong playpen, sobrang okay niya. Ang poproblemahin nyo lang kasi sa ganito is nag-move siya. Pero kahit nag-move siya, hindi naman makakalabas yung mga alaga yung dogs. Kumpara sa yung ina-assemble, kasi meron ako nun guys, yung playpen, yung fence na ina-assemble. And then, ang problema ko kasi ganun, so dun guys, okay siya. Kung mga hindi naman heavy yung mga dogs nyo, pero kung malalaki na yung dogs nyo, nasisira na kasi siya na bubuwag. Pero yung ganitong playpen, hindi niya mabubuwag guys, kahit lumaki sila. Depende na lang kung kaya nilang akyating tong playpen, tsaka sila tatalon. Pero yung ganun kasi guys, is sobrang madaling masira. Lalo na hindi maayos yung pagkakabit mo. Kahit yung mga tali, napuputol kasi nginangat-ngat nila. Pero yung ganito, heavy duty siya guys, promise. So nakikita nyo naman guys, 8 panels siya, pero matibay. Meron pang mga sizes nito and available pala to guys sa Cartimar. Meron din sa online, sa Facebook, makakita kayo, ganyan. Kung gusto nyo yung rush, sa Cartimar makakabili kayo. And pag-uusapan nga pala natin guys, yung rice, kung okay ba yung pagkain ng kanin sa mga alaga yung aso. Sila guys, itong mga to, laki sa rice and dog food. And yun nga, ay nakita ko naman and na-research ko naman din na wala namang problema sa mga aso pag pinakain ng rice. Actually, maganda nga tong rice
para sa mga alaga nyong aso, kasi lalo na kapag masakit yung tiyan ng aso nyo o nagtatae, yung rice mas mabilis lang kasi nila to ma-digest sa tiyan nila. So ito yung nakakatulong sa mga dogs kapag nagdadiarrhea. Ang ipapakain nyo lang na rice is yung white rice, guys. Hindi pwede yung black rice, hindi pwede yung brown rice, kundi plain rice lang siya. Ang ginagawa ko, yung rice, of course, alam naman natin na carbohydrates. And hindi naman pwede puro carbo lang yung ipapakain natin sa aso. Ang ginagawa ko, binibilang ko sila ng tetra pack na ulam. So yung ginagamit ko is Smart Heart. Ang flavor niya ay chicken. And then liver, meron din. Marami silang flavor or pwede kayong mapagpipilian. Gusto mo rin pumasok? Klika. Sus! Gusto rin palang pumasok. Gusto rin nakipaglaro nito. Ito naman ang aking ashcot. Ayan na. Gusto rin para makipaglaro. Oh. Ayan, dyan ka sa loob. Ay, sorry. Sorry naman. Shh, walang mag-aaway ha. Behave lang lahat. Kasi iba dito sobrang kukulit. Pag napikon na, ayan. O, tignan mo yung isa, oh. O, ayan, oh. O, maakyat na, diba? Marunong kasi yan tumakas. Tapos tignan nyo, oh, puro kalmut na ako. So, back to topic tayo, guys. Bumaba na, hindi na kinaya. O, sige na, bebe. Maglaro ka na doon. So, yun na nga, guys. Pinapakain ko sila ng rice. Minsan, hinahaluan ko ng dog food. Ayan, mixed rice, dog food, tsaka yung ulam. So, wala naman akong nakikitang nagsusuka sila, nagtatae. Actually, yung rice nga, mas mabilis sila tumaba pag rice. Pero, ang pangat kasi niyan, baka maging overweight. So, kailangan, yung pagpapakain nyo, kailangan saktuhan lang. Huwag nyo i-overfeed. Kasi, mangyayari rin pag overfeed, mananawa sila. Kaya ako ang ginagawa ko, 2 times a day lang. Kung hindi tanghali, tapos gabi. So, 2 beses lang talaga sa isang araw. And then, yung tubig nila, everyday ko pinapalitan. Napaka-importante kasi noon. Kaya tignan mo, sa katawan naman nila, wala naman akong problema. Kasi ito guys, si Reker, kung hindi nyo natatanong, bata pa lang siya, ang pinapakain ko dito sa kanya, milk muna and then dog food. Tapos, nung natuto na siya kumain ng dry food, and then dry food na, tapos hinaluan ko na ng rice. Pero wala naman akong problema kasi malaki naman siya. At saka matalino to, kaya niya rin umakyat dito, kaya niya tumalun dun. So wala naman ako naging problema. Kaya ang ginawa ko, yung mga puppies, pinaractice ko na rin kumain ng kanin and then nagustuhan naman nila. Yun nga lang, kailangan nyo lang talaga lagyan ng ulam para paano magkaroon sila ng choice at hindi sila magsawa. So, ganun lang. Yung rice, guys, pwedeng-pwede sa dogs nyo. Promise. And then, pag hindi kayo sure, itanong nyo sa vet. Kasi napansin ko, yung mga flavor din naman ng binibili nyong tetra pack or naka-inkan, yung iba, merong halong rice. So, yun na. Kaya nagtuloy-tuloy na ako and wala naman ako naging problema sa kanila. Porkit nakakulong yung dogs ko is 24 hours po sila nakakulong. Kasi yung bahay po kasi namin ay tabi ng kalsada. Kapag mag-aalaga po kayo, be responsible pet owner o kaya dogs owner. Huwag niyo hayaan na pag-alagala sa kalsada yung aso niyo. And then, pag na-aksidente naman yung aso niyo, isisisi niyo sa nakasagasa. And to be honest, ang may responsible talaga is yung owner. Kung ilalabas niyo yung dogs niyo, make sure nakasama kayo o kaya nakatali sa inyo yung aso niyo. Pero kasi sa akin talaga, kaya hindi ko sila pinapalabas ng bahay kasi meron akong reason. Kasi marami pong aspin sa labas. And then yung mga pupu po andun nakakalat. Guys, kung bakit isa rin na hindi ko nilalabas yung aso ko dito sa kalsada kahit sementado. Kasi maraming asong nagpupunta rito. Maraming aspin din. Ayun, tignan mo yung mga pupu. Charan. Diba? Kaya hindi ko rin mailabas yung aso ko kasi maraming ang pupo. So hindi ko naman everyday pwede walisin yung kalsada kasi nga 'di ba may trabaho tayo. Kaya ang ginagawa ko na lang po is nandito kami sa loob ng bahay
And then dito ko na lang sila sa playpen pinapalaro. Ayan. Hanggang sa mapagod sila. Isa ring reason kaya ako sila pinapalaro katulad ng ganito, para mapagod sila. At pag napagod sila, lalakas yung kain nila, iinom sila ng tubig. So, yun. Maganda rin na merong exercise yung aso nyo. Dito kasi nila nilalabas yung energy nila sa loob na to, nakipagharutan sila. So, yung playpen po talaga na ganito is malaking tulong katulad sa akin na merong maraming alagang aso. So, at least, kapag wala kasing playpen, kung saan sila magtatakbo, baka lumabas pa. So, pag nabundol o na-accident, kasalanan ko yon. Tapos, magagalit ako sa nakabundol. Eh, wala namang kasalanan yung nakabundol, diba? Kahit sabihin pa natin na mabagal yung takbo, pero kung yung aso mo is dumire-diretso sa kalsada, it's your obligation, it's your negligence, diba? So, yun nga, sa pag-aalaga talaga, guys. Yun, kailangan nyo rin talaga maging responsible, and then kailangan alamin nyo rin kung ano yung mga pwede at hindi pwedeng ipakain sa aso nyo. So marami kayong kailangan gawin para mapalaki yung aso nyo. So kaya ito sila, guys. Yan, masaya na ako pag nandito sila sa playpen. And sa mga nagsasabi na bakit mo nakakul, bakit mo kinukulong yung dogs mo, eh hindi mo naman pinapalabas. Pinapalabas ko po sila pag ganito, pag may free time talaga ako. And then pagdating naman sa pagkain, meron din nag-comment na, bakit kanin? Di ba bawal yung kanin sa papakain sa aso? So, hindi po bawal yung kanin. Siyempre, kailangan din in moderation. Hindi mo naman kailangan araw-arawin kanin. So, kailangan nyo rin ng dog food kasi yung kanin hindi enough yung nutrients na nakukuha ng aso nyo. Kaya ako, ang ginagawa ko, kung nakikita nyo, hinahaluan ko talaga siya ng dog food kasi yung dog food, andun na lahat ng kailangan ng aso na nutrients. Kaya nga, ginawa sila ng dog food para sa aso. Yung dog food, guys, kahit hindi nyo nahaluan pa ng kanin, pwedeng-pwede. Pero kasi sa akin, guys, mas tumataba sila, mas nagkakaroon sila ng laman kapag may kanin. Tapos hinahaluan ko ng wet food na holistic pa, wet food na Smart Heart or Pedigree or kung anong available na meron ako. So, ayan. So, makulit lang talaga sila. And yun lang, guys, sana may natutunan kayo dito sa aking vlog na yung kanin, guys, is okay na okay sa inyong mga alagang aso. At yun nga lang, in moderation, na wag puro parating kanin. Nalagyan nyo naman ng ano, ng wet food, kasi sa wet food, andun din yung mga ingredients na makikita nyo kung ano nga ba yung pwede sa aso nyo. Kasi sa akin, guys, sa Smart Heart, sobrang okay siya for my dogs. Kaya yung parati yung binibili ko. And ito, guys, si Recker, yung aso ko na 2 years old na. So, yan, nung nag-vlog kami, maliit pa to. Nakuha ko siya nung wala pang 2 months. Ayan. Tapos ito na siya ngayon, 2 years old. Laking kanin din to. And then si Rabia. Ito ang aking Rabia. Ayan. So 2 years old na rin siya. So nakuha ko to nung maliit pa. Nung 20 yata. Nabili ko siya. Huwag kayo mag-away. Ayun na. Princess? Huwag mag-aaway, diba? Ayun na nga, nagbubugan na yung dalawa. And yun lang, guys, that's it for today's video. Magpapakain pa ako sa kanila. Kung kayong question or suggestion, and pwede nyo po akong i-PM sa aking Facebook page na Chitsu Pau Family. At lalagay ko rito yung aking Facebook page. Pwede nyo rin po akong i-follow sa aking TikTok account na shadow ban. So ito po yung aking TikTok account, at pwede nyo rin po akong i-follow sa aking Instagram. Ayan. So, and kung meron po kayong question, pwede rin po kayong mag-comment dyan sa ibaba. Sasagutin natin yan sa abot ng aking makakaya. At gusto ko rin sana magpasalamat sa mga bago nating subscriber. Maraming salamat po. Na-appreciate ko po talaga kayo. At sa mga bago pa lang po at napadaan dito sa aking YouTube channel, so please support my YouTube channel, John with Dogs Caring Tip. At kung bago pa lang po kayo, please subscribe.
At hit nyo na rin guys yung notification bell icon on para ma-notify po kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. So, yun lang guys. That's it for this video. And see you on my next dog scaring tip vlog. Bye-bye you! Oh, pabinta kayo. Energetic.